Nice People, content creator OFW sa Bansang Bahrain. So guys, panibagong araw, and then meaning, panibagong vlog na naman. No? Oh guys, ito na naman tayo. Pag-usapan na naman natin about sa mga OFW experience. Ngayon, parang may naisip na naman ako. Kasi nga guys, pag gumigising ako, napapaisip ako kung ano naman ba dapat i-vlog o dapat i-discuss or i-share sa inyo sa mga experience ng mga OFW. Well guys, hold on lang kayo. Kung nabuburingan na kayo kasi yun at yun lang, darating din tayo sa point na iibahin ko yung vlog ko, iibahin ko yung ano yun ano. Basta magkaroon lang ako ng off, magiging iba yan. Wala pa kasi akong off eh. Eh, nagplano talaga akong mag everyday vlog. Kaso nga lang nawalan ako ng off kasi nga nag-open ng coffee shop yung amo ko. So nakita niyo naman sa mga previous vlog yan, di ba? Ano yung ano. So ngayon, yung struggle ng wala akong ma-content, wala akong maisip or wala akong maano kasi nga walang oras kaya ganun. So hold on lang kayo diyan. And then magkakaroon din tayo ng magandang vlog na. So ngayon guys, i-share ko ngayon yung mga ano-ano ba yung mga para-paraan ng mga OFW para makatipid. Sa mga small things lang yan, may mga bawal silang ginagawa or ano, let's say na pinapayagan naman sila ng mga manager nila, ng mga manager namin dati, kasi nakakaintindi sila na gustong makatipid nung staff nila, pero hindi totally na lagi-lagi, paminsan-minsan lang naman. Ano-ano nga ba naman yung mga para-paraan na yan? Tara, pag-usapan natin yan. Ito yung una ko sa listahan guys, nare-remember ko na ginagawa ko to. Nag-uuwi ako ng mga empty bottles. Yung alam niyo yung empty bottles ng maraschino cherry, empty bottles ng mga fruit puree, eto siya, ilalabas ko siya dito kung ano yan, yung bottles ng empty cherry, bottles ng mga honey, eto lalabas yan dito guys ah. Tapos yung container ng mga fruit container ng puree, fruit puree, eto ilalabas siya ulit. Nag-uwi ako niyan guys, bakit kamo? Kasi nga may mga pwede kang ilagay doon, i-recycle mo siya, i-gagamitin mo siya ulit, hugasan mo lang guys ah, hugasan mo ng sabon, i-sterilize mo ng mainit na tubig o kaya ano, pwede na siyang gamitin ulit. Katulad ng mga fruit puree container na yan, pwede mong gawing baunan, lalagyan ng mga frozen item na ilalagay mo sa fridge or baunan ng pagkain, yun yung isa sa mga ano doon. Way na para makatipid ka kaysa naman bibili ka ng pagkamahal-mahal matitipid mo yung sarili mo dahil pwede naman silang gamitin guys eh, pwede namang i-recycle ulit, although na pangit tignan pero minsan kailangan practical tayo para hindi mahirap no? Yun yung isa sa mga bagay na magandang gawin para maging para-paraan ang iyong para makatipid no. Nag-iigib ka ng tubig sa konti sa mineral water ng restaurant or ng kumpanya, nagdadala ka ng empty bottles mo, mga apat or dalawa yan for the night. Tapos ipapasok mo sa bag, tapos iuwi mo. Kasi nga dito guys sa Middle East, mahal ang tubig, binibili ang tubig. Hindi siya libre ano. Although na may mga allowances ka na matatanggap from the company pero hindi cash siya yun, so kailangan mo dumiskarte para makatipid ka kahit once or twice or one week sa tubig. So yun yung mga ginagawa ng mga staff dito, nag-iigib sila ng tubig sa mismong restaurant or sa kung saan sila nagtatrabaho. Yun yung isa sa mga ginawa ko para makatipid at diskarte ng para-paraan ko dito sa abroad.
natatandaan ko talaga. Nagbibigay ako ng maliit na bote at binubutasan ko sa taas sa mga stewarding natin, yung mga dishwashing. Kasi nga doon, may libreng sabon, guys. So, syempre, alam mo naman yung sabon dito, may kamahalan din. So, para makatipid, yun yung ginagawa ko, no? Alam mo na, konting sabon lang dun sa ano, although nabawal. Kaso syempre, patago. Kaklose ko yung mga, ano eh, yung mga stewarding. So, kahit na bawal, eh, nabibigyan nila ako. Yun yung isa sa magandang way dun, no? Ng pagtitipid at paraparaan sa abroad. Kasi nga, guys, mahal dito yung sabon. Nasa 300 baht. O mga 300 pesos din. Wala naman tingi-tingi dito. So from sa sabon na binibigay nila, sa maliit na sabon, lalagyan mo lang siya ng tubig, alug-alugin mo lang. Kumbaga, ano nga ba yung advertising mo yun? Yung isang patak, hugas ay isang katutak, parang ganun yun. So yun yung isa sa magandang naaalala kong paraparaan na ginagawa ko sa buhay-buhay dito ng araw-araw sa abroad para makalibre at para makatipid pag-uwi ng sabon sa trabaho. Ginagawa ko ngayon, guys, present na ginagawa ko ngayon, nauso to eh, kasi nga nung nagkaroon ng pandemic, syempre mahal yung ano, diba, mahal yung sanitizer, mahal yung alcohol. Syempre may free dun sa ano, diba, may free sa counter o free yan sa store para sa staff. Syempre kailangan mo rin naman yun pagdating ng bahay, diba. So ang gagawin mo is mag-iigib ka din doon. So yun yung isa sa mga present na ginagawa ko ngayon, pag-iigib ng sanitizer para makatipid. Although na ngayon mura na siya, pero dati kasi may kamahalan, tumaas yung ano, syempre business yan, pag naging in demand, mamahalan nila at mamahalan yun. Yun yung style ng mga negosyo, no? So para makatipid ka, eh may mga libre naman yun sa mga, kung makikita mo sa mga CR ng mall, kung may mga madadaanan ka, pwede mong igiban yun. Pero syempre dapat hindi ka makikita, diba? Itago mo lang. Yan yung isa sa mga paraparaan na pwedeng gawin na mga OFW mag-igib ng sanitizer. Ito yung pinaka last but not the least ko, guys, no. Maraming makaka-relate nito, maraming makaka-ano for sure, especially yung nagtatrabaho sa restaurant, sa kitchen, or especially yung naman sa mga banquet o sa mga catering yan. Yung mga leftover food, guys, no. Although na ngayon parang napaka ano na, kung iisipin mo gagawin tayo ng leftover foods, eh hindi na pwede kasi nga because of the pandemic sa COVID-19, baka mahawaan tayo. Pero yung noon-noon na mga tipo, kahit ako naman siguro, hindi lang ako yung gumagawa, marami ring nakagawa nito, for sure, aminin nyo yan. Yung mga leftover food na sayang naman kasi may culture tayo na sayang naman kung itatapon, lalo na pag konti yung bawas, lalo na pag hindi nahawakan. So yun yung isa sa mga ginawa natin, no, sa mga panahon na yon, nung okay pa, nung wala pang pandemic, para makatipid tayo kahit sa dalawang gabi lang o sa dalawang kainan, eh makatipid tayo. Kaya ginawa natin yung pag-uwi ng mga leftover foods na yan. So yun yung isa sa mga paraparaan na na-experience ko na ginawa ko dito sa abroad, guys, no? Na hindi ko naman sinasabing gawin nyo rin, sinishare ko lang yung experience na yan. Kasi nga kailangan minsan maging madiskarte tayo para makatipid, para hindi tayo magastos at para mabuhay tayo ng dire-diretso, ng magaan, ng may pera. Kasi minsan mahirap yung nauubusan tayo ng pera, guys, nakaka-bad trip sa ano yun, diba? Nakaka-bad trip sa mood natin yung ganun, kasi nga lalo na pag walang ano. So from sa mga ganung bagay, eh imbes na paggagastosan natin, nakakatipid tayo at nasisave natin yung imbes na ibibili natin or mapupunta dun sa budget na yon, eh natitipid natin. Yun yung isa sa mga bagay kung bakit ko to shinare yung paraan ko na yon. Na sabihin ko, ayoko namang gayahin nyo, pero kung kaya nyo, sige, go lang. Hindi ko na ina-advise kasi nga most naman ng company, pag nahuli kayo, especially sa mga hotel, alam ko pag nahuli kayo sa mga sabon-sabon na yan, eh materterminate kayo. So ingat, guys, ha. Hindi ko ina-advise na gawin nyo, pero yun yung mga paraan na isi-share ko sa inyo kung bakit ako, kung paano ako naka-budget, kung paano ako nakagaan yung mga buhay-buhay minsan dito sa abroad. So hanggang dito na lang po. Saludo ako sa lahat ng OFW yung nakikipagsapalaran sa buong mundo, lalong-lalo na po sa mga frontliners natin dyan na tumutulong sagipin ang mga COVID-19 patients natin. Maraming salamat po sa inyo. Support Filipino vloggers, guys, ha. Hanggang sa muli, Yonex P. Masalam. Bye-bye.